And we are live again for this night. Ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. I am excited for to be with you po ngayong gabi. And I know and I believe ay kayo po ay naka-tune in, naka-online kasi you are excited. Ako po man din ay excited na. Ayan, excited din po ako sa gagawin ng Lord ngayong gabi. Ayan, sabihin mo nga, sige nga, kumamay ka nga ng tatlong tao o kaya limang tao. Ayan, kumamay ka ng limang tao na kasama mo ngayon. Kung hindi pagkamay ang gusto mong gawin, tapikin mo. Sige, tapikin mo, kapatid. Ayan, tumapik ka. Sabihin mo, I'm blessed. Yan, sige, tapikin mo yung mga kapitbahay mo, yung mga kasama mo dyan, ayan, yung mga kasama mo sa bahay, yung mga kasama mo nagluluto, yung mga kasama mo na ano, sige, come on, declare it, I'm blessed. I'm blessed. Yan, sige, i-declare mo, sabihin mo, you are blessed. Sabihin mo sa kanila, you are blessed. Kung hindi ka man, sabihin mo, you are blessed. Yan, magbitaw ka na magandang deklarasyon ngayong gabi. Sisimulan natin ngayong gabi itong this night. It's well, Bible study night po natin ngayong gabi. Today is Tuesday and BS po natin siya. So, samahan niyo po ako. Tayo po yung muko, pumikit. Ayan, saglit. At samahan niyo po ako ngayong gabi as we will go deeper. Excuse, as we go deeper sa word ng Lord ngayong gabi. Ayan. So, sige po. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong gabi. Nagdedeklara kami na hindi lamang Panginoon Lord God kami, Panginoon. We believe, Lord God, na kasama ka namin ngayong gabi. Lord God, you are in our midst, Lord God. Let the Holy Spirit, Lord God, talk to each and everybody of us. Manifest to each and everybody of us ngayong gabi. Panginoon, excited kami dahil naniniwala kaming may gagawin ka. In Jesus' name. Sabihin mo nga, may gagawin si Lord. And right now, Lord God, we are declaring, Lord God, that we will enjoy your word. We will go deeper. As we go deeper, Lord God, sa topic namin ngayong gabi, nagde-declare kami, Lord God, that kind of intimate kind of word of God, word of the Lord within each and everybody of us. Sinusot namin yung full, complete, and upgraded armor mo, Panginoon, at naniniwala kaming may gagawin ka, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray, everybody says, Amen. Yan. Sige. So, ngayon po, ayan. Kakawayan ko naman, ayan, tatapikin ko naman kayo. Kung tumapik kayo ngayon, ako naman ang tatapik po sa inyo ngayong gabi. So, we have Jane Francisco Idio with us. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Ate Tina is also watching. Yan, Michael Venus Valientes, ayan. So, kindly comment kung meron po kayong gustong sabihin, i-testify ngayong gabi. Ayan. If you have any testimony na gustong sabihin, actually po, ang ating pong comment box ay open. Ayan. Our comment box below ay open ngayong gabi at handa po kaming basahin. Ayan, kung meron yan, magkakaroon ng testimony part talaga ngayong gabi kasi we will talk about testimony. Sabihin mo nga, testimony. Yan. So, yan po, San Pedro Sias at Antoinette, Ate Camille Buwan is watching. Yan, blessed evening din po sa inyo. Ayan. And sino na po ang excited? Sabihin mo nga, I'm excited. Yan. So, for this night, ayan, Maanda Jao Francisco, Donna. Kuya Don, again po, Ate, Donna. Okay, Ate Donna, ayun, Rachel Melo is watching, sino pa po? We have a head count, nag-head count po kami ngayon para to acknowledge everybody ng ating po mga viewers ngayong gabi. Miko, Kuya Miko is watching also, yan, maganda. Yon, si Ate Faith Antonio is also watching. Ayan. Ate Faith, kamusta na po ang inyong nanay? How was her? Okay na po ba siya? Ano na po ang status? Nanay Laurentia? Ayan. So, hindi ko na po pakakatagalin pa. Let's open our Bible. Actually po, I did not include it on our ngayon pong gabi.
But samahan niyo po ako kasi I know and I believe ay meron kang Bible, meron kang electronic Bible. Kasama mo ako ngayon, kapatid, at tayo'y magbabasa ng salita niya. Ayan. Sabihin mo nga ngayon, magbabasa ako ng salita ng Lord. Ayan. Samahan niyo po kami. So, Donna at Donna Magno, good and blessed evening din po sa inyo dyan kung nasan man po kayo. Ayan. Nakakatuwa naman. Ang dami po natin ngayon. Yan. Kuya J.R. Sager is also watching. Sino pa po? Si Kent. Kuya Kent is also watching. Yan. Magandang gabi po dyan sa inyo sa Pilipinas. So, hindi ko napapakatagalin pa. Pastora, ano po ba ang ating word for tonight? So, we have a word. Ang word po natin ngayon, or word of the night for tonight, or word of the day for tonight, ay... Tantananan. Ayan, nalaglag po ang aking ballpen. The testimony. Ayan, sabihin mo nga, testimony. Ayan, marahil ikaw ngayon ay nag-iisip, ano po ba yung ibig sabihin ng testimony? Ayan. Marahil ay, ayan, sige, lalayo ako para makita po natin. Ayan, sa bahagi pong Luzon, makikita po natin. Hindi po ako kidding aside. But our topic for tonight ay the testimony. So, makikita po natin siya. We will start. Samahan niyo po ako. So, mag-start po tayo sa definition ng testimony. Ayan. Nalaglag po ang aking ballpen. So, mag-start po tayo sa definition. So, first one. According to Merriam-Webster Dictionary. Ayan. According sa ating pong testimony. Ano po ba talaga yung word na testimony? Marahil lagi mo siyang naririnig, hindi mo alam kung ano ibig sabihin. So, ito, babasahin natin. Testimony is a solemn declaration usually made by a witness under oath, yan, in response to interrogation by a lawyer or authorized public official, first-hand authentication of a fact. Sino dito yung mga parang pagka ikaw ay nagsasalita ay you are relying it, you are sharing it. Yan. You are testifying it. First-hand authentication of a fact, an outward sign, yan, a public profession of a religious experience. Yan. Medyo malalim, pero hihimayin natin siya ngayong gabi. So we will talk about testimony. Ayan. Kapatid, dumating na ba sa buhay mo na gumamit or merong isang tao na nasharan ka na that person was really amazed how God moved in your life? Dumating na ba? Ako po, nag-iisip din ako. Sige nga, isip nga tayo. Saan yung season ng life mo or yung panahon kung saan dumating na ba sa panahon, dumating na ba in your life na you shared or marahil nag-evangelize ka, nag-testify ka sa madaming tao? Yan, sino po dito yung ganon, yung na-testify mo sa maraming tao yung testimony ng buhay mo? Yan. Marahil you testify your life to a particular person, maaring sa pamilya mo, ayan, maaring sa, sabi nga, sa jowa mo, ayan, yung mga kabataan nating nanonood ngayon, o marahil dun sa mga taong importante at nagiging parte ng season mo ngayong buhay mo ngayon. So, ano po ba yung testimony? Sabi po dyan, in second definition po natin, kanina nabanggit natin sa Merriam, pero babanggit pa tayo ng isa pa. Sabi dito, the whole revelation of God testifying to man what he is to believe, do, and hope. Ulitin po natin. The whole revelation of God testifying to man what he is to believe, do, and hope. Kung kanina, it is based on, sabi nga nila ay... in a secular kind of world, or kung tawagin natin yung talagang scientifically, ano ba yung ibig sabihin ng testimony? Pero ngayon, biblical definition. Sabi dyan, the whole revelation of God, wow, sino dito yung gustong umangkin nun ngayong gabi?
testifying to man what he is to believe. Yun. Sino dito yung gusto niya pag ikaw ang nag-share ay talagang mabibless yung talagang shesheran mo. Yan. Testifying to man what he is to believe, paniwalaan, do, gawin, and hope. Yan. Marahil, ang mga tao po ngayon ay feeling distressed. Sino po dito yung paligid niya? Tila ba ikaw? Siguro ikaw. Ako po, actually, I've experienced na sa akin pong surroundings this coming past few weeks, months, and even yung nangyayari na sa atin ngayon, hindi lingid sa paligid natin kung ano yung totoong nangyayari, realidad. We have pandemic, di ba? We have COVID-19. We have yung marami nangyayari sa Pilipinas, di ba? Yung iba sa atin, maari ko to, nawalan ka ng work. Yeah, you are hanging in there, finding work. Ayan, you're in the process of yung iba healing. Yan, iba sa atin na nakikinig, nanonood. You're in the process of moving on. Yan, sino po dito yung mga ganun? So, sabi dito ng Lord, the whole revelation of God. Ano nga ba talaga, Pastora, yung testimony, kung tawagin? So, samahan niyo po ako. I will just read this one. When I was making this one, naalala ko po si Paul. Pinaalala sa akin ni Lord si Paul. And simulan natin siya sa Galatians chapter 1, beginning verse 11. Ayan. Sino dito yung excited? Sabi mo nga, excited na ako. Ayan, excited. Excited na din ako doon sa ibibigay po ng word ng Lord or yung rema words niya sa buhay ng bawat isa. So, in verse 11, sabi dito, dear brothers and sisters, I want you to understand that the gospel message I preach is not based on mere human reasoning. Mabigat, unang-una pa lang, bigat na. 12, samahan niyo po ako. I received my message from no human source and no one taught me. Yan. Let me just say this to you. Yung nagsasalita po nito ay si Paul. Maaring ikaw, sino po dito yung mga hindi pa nakakilala kay Paul or sabihin na natin si Pablo, 'di ba? Si Peter kasi ay Pedro, si Pablo ay si Paul. So, si Paul po nagsasalita dito. Sabi diyan, we will continue. I received my message from no human source and no one taught me. Walang ibang nagturo sa akin. Instead, I received it by direct revelation from Jesus Christ. Ayan. And eto na po. Bakit nga ba testimony about testimony yung pag-uusapan natin ngayong gabi? 13. You know what I was like when I followed the Jewish religion? How I violently persecuted God's church. I did my best to destroy it. It was far ahead of my fellow Jews in my zeal for the tradition of my ancestors. Nabuhay po ang writer or yung character natin ngayon for tonight is si Paul. Nabuhay si Paul sa isang tradisyon na kinamulatan niya simula pagkalaki niya. Sabi nga, pagkalaki niya. Ang characteristic po, number one ni Paul dito, papakilala po natin sino ba si Paul. He is a Jewish religious person. Religyoso po siya. He is accustomed siya or sanay siya sa Jewish religion. Yan. Or tradition. In verse 15, basahin natin. But even before I was born, God chose me and called me by His marvelous grace. Then it pleased Him. Sino dito? I-claim mo nga to ngayon. Sabi mo nga, I am called. I am chosen. I am blessed. And I am anointed. Yan. Sige, deklara mo. Ang hirap naman po na hindi nagdidek. Sabi nga, there's a power in declaration. Sabi dito, but even before I was born, God chose me and called me by His marvelous grace. Tinawag siya. Sabihin mo nga, tinawag si Paul. When Paul is persecuting Christians, si Paul daw po pala, ang background niya on the past.
hindi niya talaga alam na mali pala yung pagpa-persecute. Maaring alam niya, pero sa kostumahe na nalalaman at naiintindihan niya, yung pagpatay, yung pagpa-persecute sa mga Kristiyano ay maaaring holy at banal sa isipan niya. Pero nung nakilala niya si Kristo, ulitin natin to, but even before I was born, God chose me and called me by His marvelous grace. Kapatid, kung ikaw to, sabi mo type amen, amen sa comment box. You are being persecuted right now. You are being put in a situation na parang there is hindi mo na kaya. You are in a situation na imposible mong maranasan pero nararanasan mo ngayon. Sino dito po yung ganon? Naandun ka sa sitwasyon na parang tagilid na ang buhay mo. Wala nang pag-asa. Wala kang makitang pag-asa. Kapatid, sabi dito in 16, to reveal His Son to me so that I would proclaim the good news about Jesus to the Gentiles. Ayan. Sabi dyan, there are two types. Sa Bible po, biblically speaking, there are two types. Nung pinaniniwalaan nila, there are two types of believers or believers in the New Testament. We have Gentiles and we have Jewish people. Yung mga Gentiles ay tinuturing nila in traditional, in Jewish tradition, tinuturing nila ang mga Gentiles na madumi. Tinuturing nila ang mga Gentiles na walang, in the early Testament, tinuturing nila na hindi pwedeng maging Kristiyano. Walang, hindi, kumbaga, hindi open maging Kristiyano ang mga Gentiles. Kasi, during the Old Testament time, sinasabi dyan, we have a verse in the Bible na binabanggit na merong paparating, di ba? Si Jesus Christ. May paparating na Savior. May paparating na magtataguyod, di ba? Ng new generation of yung talagang magiging Christ, kung tawagin, sabi nila. Pero walang specific. The Jewish religion, or yung talagang old, since this is a Bible study, babanggit tayo ng mga kaunti lamang. The definition ng Jewish, the difference between Jewish people and the Gentile people is, sinasabi nila, yun yung mga radically talagang mga old traditional people na they believe in the old tradition ng Jewish. Or yung tinatawag natin, yung masyadong, hindi naman churchy in our generation for today. But those people who are accustomed to the Old Testament times, they are the old believing Jewish people. And, eto po yung malupit doon. One of it, sabi dito, to reveal His Son to me, pinakita ni Lord sa buhay ni Paul kung paano nag-transform. Sabihin mo nga, I want my life to be transformed. Sabi mo, sige, I want my life to be transformed. Ang buhay ng tao, I know and I believe, maaring yung iba sa atin, Pastora, napaka-imposibleng mabago yung buhay ko ngayon kasi wala na akong budget. Wala na akong trabaho. Wala na akong... Nawalan ako ng maraming bagay, maraming tao. Ang daming nawala. Kapatid, eto po. Babanggit tayo, Paul was like you. Paul dominated the Christian life or the Christian world with no one else but Jesus. We believe on that. Si Paul, nagsimula siya na wala siyang ibang testimony. Wala siyang ibang pinanghahawakan kundi si Kristo. Marahil ikaw to. Marahil some people don't believe in you. Some people don't have trust in you. Some people don't have anything to hold on to you. Kasi nakikita nila iba yung past mo. Nakikita nila ang pangit nung nangyari. Nakikita nila based on the fact that Paul is a former persecutor.
Maaring ikaw to, kapatid, you are facing some challenges today, nowadays, in your generation today, you are facing a lot of difficulties in your life. Kasi some or most of the people outside ng sa sarili mo, they don't believe. Some, kumbaga, wala silang, kumbaga, hindi sila naniniwala. So, ito po. Samahan niyo po ako. Acts chapter 20. Wala na po dyan. Kasi, I want you to read it with me ngayong gabi. So, Acts chapter 20. Yan. Samahan niyo po ako ngayong gabi. Yan. Ngayon tayo magbabasa. So, that was just a short introductory. But give me just 10 minutes or 15 minutes of your time. And God will do something ngayong gabi sa buhay mo. So, Acts chapter 20. Ito po yung panahon na si Paul ay, kumbaga, nalitis. Sabi mo nga nalitis. Balikan natin yung definition. According sa Merriam-Webster, testimony is a solemn declaration usually made by a witness under an oath in response to interrogation by a lawyer or authorized public official. Naranasan po ni Paul yon. And we will take a look at this one. In Acts chapter 20, when the Roman soldiers brought Paul, kay, in verse 21, nalitis din po si Paul. Ikaw ba'y nalitis na din? Yan. Ikaw ba'y na-interrogate na din? Ang mga tao po pala na mga ini-interrogate, they are those people who are glory carriers. They are those people who are ordained by God to be used by His mighty power para ma-release yung testimony sa buhay nila. Sometimes you are that, I believe. And take a look at this one. We will read it. So in Acts chapter 21, Paul was arrested. Dito na po tayo. Bibilisan natin. In verse 26, ito na. Sabi po dito, samahan niyo po ako, ulitin ko yung verse, Acts chapter 21, beginning verse 26. This is when Paul was arrested when he was in Jerusalem. So, 26. So, Paul went to the temple the next day with the other men. They had already started the purification ritual. Take note of this one, purification ritual. So he publicly announced the date when their vows would end and sacrifices would be offered for each of them. Bakit kailangan may purification process? Bakit kailangan merong publicly na acclaim or yung purification na ritual sa Jewish religion or tradition? Basically, biblically term, yung purification process na pong yon ay nandun, it's a public event ng mga Jewish people. So maraming tao. Take a look at this one. 27. The 7 days were almost ended when some Jews from the province of Asia saw Paul in the temple and roused a mob against him. They grab him. Kinuha na lang bigla. Yelling, "Men of Israel, help us. This is the man who preaches against our people everywhere and tells everybody to disobey the Jewish laws." Yan. "He speaks against the temple and even defiles this holy place by bringing in Gentiles." So, Pastora, ano po yung dinidepensahan nila? Ano po yung verdict nila kay Paul? Ano po yung pilit na gusto nilang parang bato? Kumbaga, sabi nga nila ay yung verdict. Sabi dyan, "He speaks." Take note of this one. "He speaks against the temple and even defiles this holy place by bringing in Gentiles." Nung mga panahon na yon, hindi pa bukas ang Roman or yung, kumbaga sabihin na natin, yung tradition na ang Gentiles daw po ay pwedeng maka-accept kay Jesus Christ. Pwedeng makatanggap. Yan. Dumating ka ba sa ganitong panahon, kapatid? Yan.
Sabi dyan, in 29, for earlier that day, basahin pa po natin, they had seen him in the city with Trophimus, a Gentile from Ephesus, and they assumed Paul had taken him into the temple. So, hindi na po dinala. Kinuha na lang, kinuha si Paul. In 30, the whole city was rocked by this accusation. So, maraming nagalit kay Paul. Kasi yung ginagawa niya unusual. Yung ginagawa niya, yung testimony na binibuild niya during that time ay unusual. Hindi, kumbaga, hindi pasok dun sa Jewish tradition that time. And, 31, as they were trying to kill him, papatayin na nila si Paul, word reached the commander of the Roman regiment that all Jerusalem was in uproar. 32, he immediately called out his soldiers and officers and ran down among the crowd. So, yung Roman regiment or yung centurion kung tawagin, take note of this one, that Paul is an ex-Roman centurion. Paul was an ex-executioner kung tawagin. Yung dating tao na nililites, sa yung dating, kumbaga, yung ngayon na nililitis na tao, which is Paul, is siya yung dating manghuhuli ngayon, which is the Roman regiment. Take a look at this one. 33, then the commander arrested him and ordered him bound with two chains. Automatically, sa Roman, sa tradition nila, you are bound with two chains. So, binound po ng two chains, automatically, hinuli si Paul. And in verse 34, some shouted one thing and some another. Nagkagulo na. Kumbaga, nahuli na eh, di ba? It is like Jesus Christ, nahuli, di ba? During Jesus' times, talaga nagkagulo sila. During Paul's time, ganun din, same. Sabi dito, as Paul reached the stairs, the mob grew so violent, the soldiers had to lift him to their shoulders to protect him. And the crowd followed behind, shouting, kill him. Kill him. Ayan. To cut the story short, ito na. Ito yung nakakamangha. Dito sila nagulat when Paul speaks to the crowd. Maaring ikaw, during a time, makakapag-isip ka pa kaya na magsalita ka. Makakapag-isip ka pa kaya ng i-defend mo sa sarili mo. Magde-defend ka pa kaya. When you are in Paul's position, will you defend yourself against other people facing a lot of difficulties? Facing the mob, kung tawagin. Paul said something to the crowd. Sabi dyan, may I have a word with you? Sabi ni Paul. Do you know Greek? Sabi ng Roman commander. The commander asked, surprised. Nagulat yung commander sa kanya. Kasi hindi nila akalain na nagsasalita si Paul ng Greek. During those times, noble people, sila lang yung may makarapatan in biblical or in theology, sila lang yung may makarapatan na makapag-aral, sila lang yung may makarapatan magsalita ng Greek during those times. And Paul was one of it. And when Paul was interrogated, sabi dito, aren't you the Egyptian who led a rebellion some time ago and took 4,000 members of the assassins out into the desert? Sabi dyan ni Paul, no. Paul replied, I'm a Jew and a citizen of Tarsus in Cilicia, which is an important city. Take note of this one. Cilicia is a place where noble and even elite people, sila lang yung mga nakatira during that time. And sabi dito, please let me talk to these people. Hayaan mong magsalita ako sa kanila. Hayaan mo kong makapagsalita. In verse 40, the commander agreed. So Paul stood on the stairs and motioned to the people to be quiet. Yun na. Nag-start na. He stand on the podium. He stand on his ground. Soon, a deep silence enveloped the crowd and he addressed them in their own language. Ito yung pinakamatindi, Aramaic. Aramaic, or yung tinatawag natin Aramaic, yun yung language ng mga Jewish people during that time. Sabi dito ni Paul, ito na po,
Matatapos na po ko, just bear with me. In verse 1, Acts chapter 22, verse 1. Brothers and esteemed fathers, he addressed, listen to me as I offer my defense. So eto na. Paul will start his testimony with you. Listen to this. When they heard him speaking in their own language, the silence was even greater. Tumahimik ang lahat. Then Paul said, I am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, and I was brought up and educated here in Jerusalem under Gamaliel. As a student, I was carefully trained in our Jewish laws and customs. Ibig sabihin, in short, alam niya ang ginagawa niya. I became very zealous to honor God in everything I did. Just like all of you today, verse 4, and I persecuted the followers of the way. The way po yung tawag during that time. Hounding some to death, arresting both men and women and throwing them in prison. Yun po yung ginagawa ni Paul. Ulitin ko po ito ah. Ito po yung past life niya. Ito po yung tinetestify niya na. Sabi dyan in verse 4, and I persecuted the followers of the way, hounding some to death, arresting both men and women, and throwing them in prison. Wala siyang tinitira. Even men and women, tinatapon niya. Tinatapon niya sa kulungan. The high priest and the whole council of elders can testify that this is so. For I received letters from them to our Jewish brothers in Damascus. Nagsalita na siya. Authorizing me to bring the followers of the way from there to Jerusalem in chains to be punished. Ibig sabihin, he is the one, or sabihin na natin, number one persecutor ng mga Christians. In 6, verse 6, bear with me. As I was on the road approaching Damascus about noon, katanghali ang tapat, mainit. A very bright light from heaven suddenly shone down around me. Ito na. I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? And then I asked, who are you, Lord? And the voice replied, I am Jesus, the Nazarene, the one you were persecuting. Maaaring ikaw nagtataka ngayon, Pastora, paano mangyari yun? Just bear with me. Listen to this. The people with me saw the light but did not understand the voice speaking to me. I asked, what should I do, Lord? And the Lord told me, get up and go into Damascus and there you will be told everything you are to do. When was the last time God approaches you like Paul? When was the last time God touched your soul and even your mind? Masasabi mong, si Lord yun na. When was the last time that you encountered God like Paul, na even though madaming, kumbaga even though yung mga tao sa paligid mo, they can even understand what you are doing, but it is very clearly to you what the Lord is saying. When was the last time is God is teaching you how to serve other people through your testimony? Kailan? Sabi po dito, in verse 11, as I close, I was blinded by the intense light and had to be led by the hand to Damascus by my companions. A man named Ananias lived there. He was a godly man, deeply devoted to the law and well regarded by all the Jews of Damascus. He came and stood beside me and said, Brother Saul, regain your sight. And that very moment, I could see him. When he encountered Jesus Christ, when Paul encountered the Lord itself, or the Abba Father itself, may na-meet siya, or God connected him, may na-meet siya na ang name ay Ananias. Sabi dito, in order for you, sabi John, a man named Ananias lived there. He was a godly man. Maring ikaw kapatid. You are in a verge of
try it again. You are thinking kung paano ka lalago kay Kristo. You are thinking na paano, Lord, I want some mentor in my life. Actually po, ang J1 Board Dubai ay open. God's, yung apostolic movement na binigay po ng Lord sa JA1 o yung tinatawag nating a kind of shepherding or a kind of taking good care, ay maaari niyo po kaming i-message. You can message us, you can message the page. Always pong open ang lines ng J1 Board Dubai. Maaring you are looking for Ananias. Hindi ko alam. I don't know your name. Hindi ko alam kung nasan ka ngayon. But if God is touching you right now and addressing you to find a mentor, to find a partner, to find an accountability kind of leader sa buhay mo, just PM us. Mag-send po kayo ng message. Actually, we have life groups. Pero as of right now, you can connect to our page and we will tap it doon po sa mga respective na mga life groups po natin ngayon. Yan. And sabi dito as I close, sabi dyan, then he told me, the God of our ancestors has chosen you to know His will and to see the righteous one and hear Him speak. Ito po yung, sabi po dito, yung word of encouragement po natin for this night. God's power or yung tinatawag nating testimony, makikita natin sa life. That is how God molded Paul. That is how He shared kung paano. Steps, ito po. Dito po tayo magtatapos. Steps on how would you share your testimony na kagaya ni Paul. Number one po dyan. Sabi dyan, your life before you met Christ. Kung maalala natin kanina, before we begin, yung talagang pinaka ano talaga, we managed na sabihin kung nasan si Paul. I shared with you kung ano yung nangyari. He was snatched out. He was, kinuha siya, di ba? Sabi dyan, number one, your life before you met Christ. When he was interrogated, the first one that he said was, he is a former. Diba? Sabi niya, he is a former persecutor. Maring ikaw to, maring you are Kristiyano ka na, matagal ka ng Kristiyano, hindi mo alam kung paano ite-testify yung buhay mo sa ibang tao. Diba? Hindi mo alam kung paano masisimulan. So, ito yung mga steps. Number one, your life before you met Christ. Just like Paul, kung paano niya inopen yung buhay niya dun sa mga taong nakikinig doon, na even though na naandun siya sa verge na talagang papatayin na siya, shinier niya pa din. And that was, sabi dyan, your life before you met Christ. Paano mo sisimulan? First one, your life before you met Christ. Kung kailan ka? Ano ba talaga yung past mo? What is your, ano, tiga saan ka? Anong name mo? Maaring, that's how you will introduce yourself. Kung ano talaga yung nangyari sa'yo before you met Christ. And then number two, matatapos na po tayo, how you knew Christ. Kung paano mo siya nakilala. Just like Paul, binanggit niya po kanina, nakakita siya ng light, na-encounter niya si Lord. Ikaw kapatid, how you knew Christ? Paano mo ba siya nakilala? That is the second step. And the third and the last, your life after you met Christ. Your life kung paano ka, ano na ba yung status mo ngayon? What's, sabi nga sa Facebook, what's on your mind? But for God, what's on your heart? Ano ba yung estado mo ngayon? So, i-recap lang natin. So, how would you share your testimony like Paul? Kung kanina binanggit natin si Paul, binigyan ko po kayo ng background, how he deal with the mob, how he share, kung paano niya na-share yung testimony niya. Ito po yung step by step. Recap lang tayo, your life before you met Christ. How would you share your testimony just like Paul? Number one, your life before you met Christ. Number two, how you knew Christ, kung paano mo siya nakilala. Maaring ikaw ay dating drug addict, maaring ikaw ay dating naandun sa rebellious kind of state. Ayan. Maaring ikaw ay dati naandun ka sa you are on the other religion. Ayan. Sabihin na natin, maaari ikaw ay dating Catholic, maaari ikaw ay dating, with respect po sa ibang religion na mga nakikinig ngayon, maaari ikaw ay
basagulero, alcoholic, yan. So, kung paano ka ba nakilala kay Kristo? And the third one, your life after you met Christ. After you met Christ, ano yung nangyari sa'yo? Are you still going? Diba? So, to sum it up, I would like just to encourage each and everybody of us po na ang buhay natin, sabi nga, life is too short. Yun yung sinasabi nila on the secular realm or yung physical realm na yung kinagagalawan natin in a worldly state na a life is too short. Actually po, ang buhay ng tao, hindi natin talaga alam kung kailan matatapos. Ang sabi dyan, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, sabi dyan, everything, there is a time for everything, di ba? In everything, there is a time for every season under heaven. So, maaring ikaw kapatid ngayon, God is urging you to share your testimony. Ayan. So, before we end po, I would like just to acknowledge ang ating mga kasama po ngayon. So, we have, yan. Ann Kalalang is watching. Ayan. Kamusta na po kayo, Ate Ann? Yon. Maria Eliza Kisayang. Olivia Roy. Shax Del Mundo. Ayan. Maanda Jao Francisco. So for this night, maaring you are, Nora Rosel Soriano is also watching with us. Yan. So, maaring ikaw kapatid ngayon, napapag-isip mo, ano nga ba? Ano nga ba yung testimony mo? Testimony ko? How could I share? Just follow the easy three steps. Your life before you met Christ. Second, how you knew Christ. Kung paano mo siya nakilala. And the third, your life after you met Christ. Just like Paul, hindi mo alam. Sabi nga nila, in our generation for today, even in the midst, di ba? Even in just a mere, sabi nga nila, mere testimony ng buhay natin. Kayang makilala ng Lord, kayang makilala ng ibang taong Lord through our lives. So, ngayon, kapatid, how would you share your testimony, just like Paul, to other people? Paano, maaring ikaw, sabihin mo walang bigat, di ba? Ikaw siguro ito. I've heard this. Pastora, paano eh? Kasi wala namang nangyari sa buhay ko eh. Parang sobrang normal lang, kapatid. No, meron. Sabihin mo, meron. Imposibleng wala kang pwedeng i-share. Yan. Sa pagising pa lang natin sa umaga, marami tayong pwedeng i-share sa mga tao. So right now, pray with me. I just want you to close your eyes and bow your heads. And we will pray for one another as we end this segment, as we end this day, as we end this night, as we end this Bible study. And hayaan mong si Lord yung mangusap sa'yo ngayong gabi. And I know and I believe God will do something the best. Yan. Maaring mamaya, i-urge ka ng Lord na isulat mo yung testimony mo, i-share mo. Yan. Maaring i-share mo sa kapitbahay mo, i-share mo sa ka-flatmate mo, how you met Christ, di ba? After you met Christ. So ngayong gabi, just close your eyes and we will pray. We will pray for you, kapatid. We will pray for one another. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you for this night. We believe na we are fed by your word. We believe that we will apply, Panginoon, ang word mo ngayong gabi. And we declare, Lord God, kung sino man sa amin, Panginoon, yung iba'y galing pang trabaho, yung iba'y galing pang opisina, yung iba'y galing field, yung iba'y galing kusina, yung iba'y galing sa kanila mga bahay, Lord God, they're tuning in, Lord God. We are praying, Lord God, that make move, Lord. Hindi namin alam kung sino pa, Panginoon, yung mga nakatune in na lahat or magtutune in pa lamang ngayong gabi. But we believe, Lord God, that every people who will watch this will be blessed by your word by tonight. Na yung mga tao, Lord God, na makikinig at manonood pa at yung mga kasama namin ngayon, Lord God, we will apply it, Lord God. We will apply your word na how to share your testimony, how to share our testimony to other people boldly like Paul, Lord God. Like Paul, na talagang we will stand, Lord God, in the midst, Lord God, of those people who are ordained, Lord God, na share namin.
Lord, give us a courageous kind of heart na, Lord, kung darating man sa punto, Lord God, na isashare namin yung buhay namin sa ibang tao, Lord God, it will be a blessing to them. It will be a big impact to their lives. Lord God, it will be a blessing na, Lord, ikaw yung nag-ordain. And we will be amazed, Panginoon, kung paano ka kumilos. And right now, we are praying, Lord God, for every families, for every, sabi mo nga, every knee shall bow and every tongue will confess that you are our God, you are our King. In this simple tuning in and watching, Lord God, and listening to your words, we are declaring that there will be a spiritual implication that we are getting actively, Lord God, healthy in your word, that we are getting alive, Lord God, that we are alive, Lord God, physically, spiritually, in every aspect of our lives. We are declaring that our lives are surrounded, we are loved, Lord God. We are pursued by you, and we are excited, Lord God, by your word. And right now, we speak, Lord God, for forgiveness, Lord God, in behalf of those people, Lord God, who are watching, in behalf of those people, our families, our friends, and even our coworkers, who will, Lord God, we will share it with our testimonies, Lord God. We believe that this night, Lord God, is a night of pursuing us, to teach us, Lord God, how to go deeper, to share our testimony to other people. And we thank you. We give you the highest praise. As we end this night, Lord God, with a prayer, we believe that it will have a big impact, Lord God. Not just a big impact, but, Lord, to other people that we will be sharing our testimony, they will grow. They will know you, Lord God. And it will be a permanent harvest for us, not just for us, but to every churches, Lord God, to every people that we will be sharing with. And we thank you, Lord God. We give the highest praise, we give the highest honor and worship in Jesus' name. Amen and amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Yon. Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Ayan, na-amaze naman ako. I know and I believe we will be having some English speaking viewers. That is why I'm speaking in English right now. I don't know why. But I know God will do something great po sa buhay ng bawat isa. So, as we end, kami po ay hindi dito magtatapos. Tomorrow, it will be another Bible study. And I know and I believe you will be fed by the Holy Spirit, by the Word of God by tomorrow again. And I'm again signing out, logging out. So if you have any questions, clarifications, or any prayer requests or testimony, you can directly message our page, our Facebook account, and we are happy to serve you. Ayan. Happy to serve po kami. Handa po kaming tumanggap. And God bless you. To God be all the glory. This is again, Pastora Shekainah, your, host or your speaker for tonight. God bless.